maraming starter. Mas maganda kasi itong starter natin, kung sumubukan lang talaga natin ito, 6 na piraso lang. 6 na piraso lang. Ayan, pack water itong gamit natin guys, mga... Pero ano lang ito, 3 days ko lang ito in-stack, galing pa talaga nawasa. Nasubukan ko naman, okay naman. Ayan, okay. Bilangin natin, 6 na piraso lang ito ilalagay natin sa garapon. Oh.
ulit natin subukan para sa first day nila. Dito sila pakakainin yan, bukas na bukas na pagkain nila. Konti-konti lang. O kaya naman, kung sa tingin nyo eh, parang malabo pa yung tubig, bakta okay na isang araw sa makalawa niya lagyan, ganun. Ayan, day 2 na tayo mga best friend. Hindi natin sila papakainin ngayong day 2 kasi kakain lang naman nila kahapon. At saka may mga natin sila pa dyan, di lang nakikita. Kaya yun muna yung kakainin nila. Araw niyong hindi papakainin, ang nangyayari, nabubulok.
tulok yung tubig kasi madami yung naibigay niya, nakamatay sila. Mamahon yung tubig. Mas okay na konti lang. Okay, day 9. Nag-eat sila ng konti. Madumi na yung garapon nila, pero kitang-kita may mga malimit na. Kaya ulit ang konti, ganun lang. Kitang-kita na yung maliliit, kaya lang madumi na yung garapon. Day 10, ayan. Kitang-kita na, dami na sa ilalim mo. Medyo nililis ko yung garapon nila kahapon, kaya parang malinaw yung video ngayon. May maliliit, ayun sa ilalim yung dumi. Kapag kain niyo yung typhoon yung dumi na yun, pwede niyo lang din alisin yan. Yun, kinangkita na yung maliliit. Nga pala mga best friend, kapag sa typhoon yun, lagyan niyo ng ilaw sa ibabaw para umangat sila. Okay, day 11. Ayan, kitang-kita na nasa ilabaw sila ngayon. Binawasan ko yung dumi, sinipon ko. Yun lang, lagyan niyo ang ilaw sa ilabaw para umangat sila. Pag sinipon niyo yung dumi sa ilalim, hindi niyo sila makukuha. Ayan, hindi mo na ulit ako magpapakain yan. Baktaw muna tayo. Okay, day 12. Ayan, pakain ulit tayo ng konti. Dami na nila, oh, kitang-kita na, oh. Basta, ayan, kitang-kita may mga itlog na sila sa likod, eh. Ayan, basta yung medyo parang mangitim-ngitim sa likod, may mga itlog na yan sa likod. Ayan, halo ulit tayo ng yeast para ipakain sa kanila. Pagka nililinisin nyo sila mga best friend niya pala yan, sumusunod sila sa ilaw. Kaya kapag nililinisin nyo yung ilalim, lalagyan nyo ng ilaw sa ibabaw ganyan ah. Kapag binabay flashlight, bumababa sila. Ayan, pagka sasipon nyo yung ilalim, lagyan nyo lang ilaw sa ibabaw ayan at ayan yung maangat sila. Ayan, para masipon nyo yung ilalim nang hindi sobrang dami yung lap niya. Ayan, so hindi tayo papakain nyo yan ah. Pwede nyo silang bawasan. Bigay nyo sa beta, sa mga isda ninyo. Libre, di ba? Libre yung pagkain ng isda. Live food. Ayan, para healthy-healthy mga isda nyo. Kailangan kasi nila yan. Hindi puro yung mga pellet-pellet. Kailangan nila ng live food paminsan-minsan. Ayan, sa mga beta, kung konti lang naman yung mga beta nyo, kahit sa garapon na kayo mag-alaga nito, kayang-kaya ng supplyan yung beta nyo kahit araw-araw niyo ibigay. Konti lang naman gumain yung beta. Ilang piraso sa umaga, ilang piraso sa hapon lang. Okay na yan. Kapag medyo marami yung beta nyo, mas maluwang yung lagyan nyo ng culture nito, di ba? Ayan lang. Tapos nga pala mga best friend, nire-reset nyo lang sila kung sakali talaga na nagkakaroon ng ibang mga nakasama sa kanila na tingin nyo yung kinakain sila. Ayan, nire-reset nyo lang sila. Pili kayo ng malalaking breeders. Ayan, lagay niyo ulit sa ibang lalagyan para mag-umpisa ulit kayo. Ayan, hindi kayo maubusan. May mga backup kayo, maglipat din kayo sa mga maraming lalagyan. Okay, so yeah, okay mga best friend!